Siyempre guys, hindi natatapos ang gastos natin pag may big bike ka. Aminin niyo yan! Bago ang lahat, I want to greet my fellow motovloggers. Si Head Vlog FX, thank you for your support. Hope to meet you soon and ride with you soon also. Imprenta rides all the way from Riyadh. Hello po! And Banana Rider, Motovlog, thank you sa support na rin. And also, I want to shout out also to Bok Guinobatan of Albay. Hi dyan sa mga taga-Albay, Justin Dugenia, at ang aking masugid na supporter, Christian Evangelista, salamat! Dennis Reyes, hi! Kent Novi, Rene Baste, and Bads of Johnny left the group. It was very nice of you to greet me dun sa Shell gas station. Hello! And thank you sa lahat ng inyong suporta. Dahil sa inyo, mas lalo ko na-inspire mag-motovlog. Thank you ulit at nakakataba ng puso. Salamat! Guys, today, ang ating imomoto feature is another Honda brand. So, itong motor naman nito ay para sa mga taong gusto mag-upgrade from a 650 or lower displacement, eh kung gusto mo mag 1,000cc na. So guys, excited na ba kayo makita tong CB1000R ng Honda? Oh, want yeah! Want you to meet my friend? Tada! Wala yung friend ko eh. Mahiyain siya. Kaya ang ginawa na lang namin, pinagap ko na lang tong motor niya para mag-videohan natin. Isipin na lang natin siya, nandito siya in Spain. Di ba? So itong CB1000R, is talagang galing pa talagang fresh from Japan! Since 2019 model itong CB1000R na to. Nung panahon ng mga yon, wala pa talaga nilalabas dito ang Honda Philippines na ganitong klaseng motor at ganitong kulay. Pero alam ko ngayon, 2020, may nirelease na silang mga CB1000R na rin dito. So guys, nakita nyo to, yung headlamp niya, naka-LED na siya. Even the turn signals niya, LED na rin. So, ang ganda ng driving mo dyan, maliwanag na maliwanag. Oh, yeah, pero... And this bike is also a telescopic fork na. According to my friend, maganda yung kanyang ride. Hindi siya mabouncy masyado, hindi rin yung, kumbaga, sakto lang. Maganda yung ride niya pagka gamit nito. Kulong na to, guys. It's a 120 by 60 by 70 ng size. So, makikita nyo, dual disc brake na rin siya by Tokiko. And with ABS na rin to. With the engine type. This bike is a liquid cool system na siya. And ang pinaka gusto ng mga tao dito, guys, eh inline 4 din siya. Ang gwapo, wow. Ang ganda tingnan ng makina nito, tingnan mo naman 'yan. 'Yan yung binibili dito, yung engine niya itself. Awesome. At talaga masasabi mong you can maximize its power. Other than that, ito rin yung bagong kinabit niya is the titanium ng Thermig Nonina exhaust, which cost around mga nasa 36,000. O diba? Bagay na bagay sa motor na ganito. Paparinig natin sa inyo mamaya kasi nakakalimutan ko guys mag-soundcheck. Paparinig natin. Oh, yeah! Kung bago ka lang dito sa akin channel, please don't forget to subscribe and also like my Facebook page, Inday Rider. And kung meron kayong mga katanungan, comments, reactions, masaya man o malungkot, just feel free to comment down below, okay? So guys, dito sa kanyang instrument panel, you can see na nandyan yung kanyang gear indicator and yung speedometer, kanyang RPM, you can see also the fuel gauge, and the digital na rin to, may mga modes siya you can select on. And at the same time, everything is the same. With the handlebar, you can see naman here, you have your turn signals, yan, your horn, diba, ang liit pa ng horn, no? Ano ba yan? Mukha ka lang pala
Anthony. Anyway, ito rin yung headlight. Yung right, yan. And usually, ito yung traction control. And the hazard bar. Ayan, nagkabit na rin siya ng quad lock for the phone. And also, it's an electric start. Mamaya, paparinig ko sa inyo yung tunog mo. Moving forward, dito papunta sa likod, which is mga gustong-gusto ng mga tao, kasi ang ganda ng behind, CB1000R. Ang gulong nito ay 190 by 55 by 17. So, kaya nakita nyo ang lapad-lapad niya. Wow! And the tail light and turn signals are all, ito, LED na rin. Kita niyo naman ang pogi-pogi ng likod niya. Oh, yeah, ang fuel tank capacity naman ng CB1000R is around 16 liters. So, malaki-laki rin siya. Kaya-kaya pang biyahe-biyahe. Pero according to my friend, medyo kinda magastos din sa gasolina, yung consumption niya. But it's a liter bike, so usually gano'n naman talaga. And lalo na kapag hinahataw mo, di ba, mas magastos sa gasolina. Ito rin tinatanong ng marami, di ba? Ano ang seat height nito? It's around 32.7 inches. Abot ko to eh. Wait lang ha, papakita ko. Abot ko yan. Abot ko yan. O, di ba? Abot ko pag meron akong tamang stool. Medyo maliit tayo. Hindi tayo ginit ng katangkaran. Nasa 5'4 lang ako. Pero hindi ko to abot eh. Kahit tipto, hindi kaya. Kaya good siya para sa mga blessed sa katangkaran. Oh, yes, at Daddy! At sa mga madiscarte na kahit na medyo kulang sa height, eh kaya-kaya i-maneuver itong ganitong motor. Because ang weight din nito is around 200... So, ang weight din nito is around 212 kilograms. So, medyo mabigat siya. Kasi liter bike din siya. So, I would advise, yung mga gusto mag-CB1000R, kahit pa paan, abot nyo rin yung floor kapag ka nag-ride kayo ng ganitong bike. Kasi, yung weight din, it adds on to the maneuver ng bike. Eh, kailangan consider nyo rin yung weight. Tapos, hindi nyo pa abot, medyo mas mahina. Pero, I'm not saying na hindi kaya kung medyo kakulangan sa height. Pero, nasa pag-discard at kung talagang sanay ka na mag-big bike. Oh, yeah! So, this one is a 32.7 in height. My friend is 5'9". Abot nyo ito. So, guys, start natin ha para marinig natin yung tunog ng makina and also the exhaust. Yan, ang ganda ng tunog. Guys, hindi natatapos ang gastos natin pag may big bike ka. Aminin nyo yan! Hindi pwedeng hindi kayo maglagay ng kung ano-ano at all stock lang siya. Hindi ganun ang buhay ng big bikers. Anyway, yung friend ko kasi, he just bought this. Hindi pa niya talaga actually na-upgrade. Pero his plans are maglagay dito ng windscreen or yung visor. And at the same time, a suggestion would be is to put front axle sliders. Yan. And, syempre, dito, yung radiator cover, pwede rin siya maglagay. And number one na dapat unahin niya is the slider to protect also the bike itself. And, ano pa ba? Rear axle slider. So, dito sa banda sa likod niya, parang wala na siya kailangan ayusin kasi at is the stock itself is maganda na. Naka-tail tie din na siya eh. So, hindi ka na kailangan gumawas doon. So, saka naka-mud guard na siya. So, I think here, okay na rin siya. Basta maglagay na siya ng rear axle slider. Mga tie pads. Diba? Yung nilalagay natin dito.
dito para maprotektahan natin yung fade ng bike. In this area naman, pwede rin naman siya magpalit ng mga adjustable levers at saka yung kanyang side mirrors. And of course, ano pa? Kayo, ano sa tingin nyo ang pwede pa niyang ilagay at i-upgrade dito? Mag-comment down below ka at masabi natin sa aking friend, o, diba? Maganda, share na rin natin sa comment section.